Hello guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong isang product na i-review. And this time, sobrang saya ko sa sharpener na to. So, itong sharpener na to ay may apat na holes. Ayan, nakikita niyo, extra small, small, medium, and large. And then, meron siyang label sa gilid na nakasulat sa Chinese. So, I'm sorry, hindi ko ma-explain sa inyo to, pero I think ito yung sizes ng mga holes. So, ayan. And meron siyang free blade. Isang piraso, ayan guys. At sa loob, meron din siyang liha. So, ayan, tanggalin natin. So, ayan, natatanggal siya guys. So, yung mga napagtasahan ninyo, naiipon siya sa loob and then pwede nyo siyang tanggalin. So, tanggalin natin itong blade. Oops. Medyo nakatakot siya tanggalin na. Ayan. So, dahan-dahan lang guys kapag tinanggal niyo siya. So, ayan. Dito ka na lang muna. At itong liha, tanggalin din natin. I think hindi siya natatanggal guys. Ay, nakadikit siya eh. Ayan o. Meron siyang glue gun sa loob. Naka-glue gun siya guys. So, hayaan na lang natin siya dyan. Okay, so now guys, para matest natin yung sharpener natin, meron tayo dito ng tatlong pencils na gagamitin. Meron tayong Staedtler, meron tayong Faber-Castell 8B, and then soft charcoal. Start na tayo magtasa guys. So, unahin natin itong soft charcoal and ilalagay natin siya dito sa pinakamalaking butas. So, let's see. Sobrang talas niya. Oh my gosh. So, ayun na yung LED natin, guys. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Ang ganda! Grabe! So, ayan na siya, guys. Nakikita nyo naman. May naiwan lang siyang konting kahoy, pero hindi naman siguro siya makaka-apekto dun sa pencil natin. So, ayan. Sobrang ganda niya. Alisin ko lang yung laman niya, guys. Okay. So, next is this Staedtler Mars Lumograph 8B. At dito natin siya sa medium size ilalagay. Matalas din siya, in fairness. Okay na siguro to guys, yung haba niya. So, ayan, tanggalin na natin. Okay. Ayan, mapapansin ninyo guys, meron siyang linya sa mismong LED. Ayan, para siyang bako-bako. Ayan, see? Meron siyang mga lines. So, yung size ng medium para dun sa LED ng Staedtler ay medyo maliit, kaya siya ganyan. Nagkaroon siya ng mga linya-linya. I think ito na yung purpose kaya siya merong liha sa loob. So try natin gamitin, tanggalin natin itong sharpener. So wait, paano ba to? Wait lang guys. So ayan, ikaskas lang natin.
medyo mahirap siya, guys, ah. Nasa loob kasi siya. Tapos yung casing ng pencil, sumasagi dun sa edge ng sharpener natin. Sa case ng sharpener. Hindi ko na-carry, guys. So, stop na natin. Kung meron kayong liha na natatanggal, much better kung ayun yung gagamitin nyo para pakinisin itong lead ng pencil. So, ayan na siya. After natin ikaskas sa liha. Yung dulo lang yung medyo kuminis. So, ayun lang yung naabot ng lead natin. So far, okay naman siya. Ayun lang yung problema. Medyo nagkaroon siya ng lines sa mismong lead. Okay, next naman is this Faber-Castell 8B din siya, guys. So, dito na siya ilalagay sa pinakamaliit, small size. Mas madaling gamitin yung size na to, guys. Maybe because ito talaga yung fit sa size ng mga pencils natin. Sobrang smooth niyang tasahan. Grabe. Alright, ito na siya, guys. Ayan. So, makikita ninyo, meron din siyang mga lines katulad ng dun sa medium size. Ayan. Even though sakto siya dun sa size ng pencil natin, yung lead niya parang maliit na kumakaskas pa rin siya dun sa lead. But overall, okay pa rin siya sa akin kasi magagawan pa naman siya ng paraan. Nandiyan yung liha para maging smooth yung lead natin. So once again, guys, ito na yung mga pencils na natasahan natin. By the way, guys, nabili ko yung sharpener na to sa isang shop, sa Shopee. So ito siya, addasu.ph, and its price is 98 pesos only. Alright, that's all for today, guys. Thanks for watching. At kung bago ka nandito sa channel ko, please click the subscribe button para ma-update ka sa mga susunod dating videos. So, bye!